masayang araw mga batang pasayenyo. Samahan ninyo akong tuklasin ang mga kwento ng ating mayamang kasaysayan. Ako po si Ginang Maria Luisa Jezebel Pilaroco, ang inyong tagapagdaloy para sa ating aralin sa ikatlong markahan, ika-anim na linggo. At para sa ating most essential learning competency, nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismo Pilipino. At narito naman po ang ating mga tiyak na layunin. Para sa unang araw, nasusuri ang mga dahilan ng mga kilusang agraryo sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Para sa ikalawang araw, natatalakay ang mga dahilan na nag-udyok sa mga Pilipino upang maganap ang pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose tungo sa pag-usbong ng nasyonalismo. At para naman po sa ikatlong araw, nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng katutubong pangkat sa Cordillera at ang pangkat ng mga Igorot sa pananakop ng mga Espanyol na naging daan sa pag-usbong ng damdaming makabayan. At para sa ika-apat na araw, nailalahad ang naging pakikipaglaban ng mga katutubong Pilipino upang makamit ang kalayaan na hindi naging madali para sa kanila. At para sa huling araw sa ating ika-anim na linggo para sa ikatlong markahan, napahahalagahan ang kabutihan ng pakikipaglaban ng mga katutubong Pilipino sa pag-usbong ng damdaming makabayan sa malikhaing pamamaraan. O handa na ba kayo, mga bata? Muli ang ating tiyak na layunin para sa ika-anim na linggo para sa ikatlong markahan ay nasusuri ang mga dahilan ng mga kilusang agraryo sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Matatandaan na bahagi ng kasaysayan ang matagumpay na pagpapalaganap ng Kristyanismo ng mga misyonerong praile at pagpapalawak ng reduksyon bilang gantimpala. Pinagkalooban sila ng hari ng Spain ng lupain na tinatawag na hasyenda. Dahil dito, nagkaroon ng malalawak na lupain ang mga praile. Hinati nila ang mga lupain at bawat bahagi ay pinaupahan at tinawag na inquilinato. At ang nangungupahan naman dito ay tinawag na inquilino. Ang mga nagsasaka sa inquilinato ay mga katutubong magsasaka na tinawag na kasama. Ano ang kinalaman ng sistemang hasyenda sa isang pag-aalsang agraryo na kinilala sa ating kasaysayan? Halika kayo mga bata at atin nang ang alamin. Sa sistemang hasyenda, malaki ang kita ng mga praile. Bakit? Dahil tumatanggap sila ng mga renta mula sa ating mga katutubong Pilipino na tinatawag na kasama. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga praile na abusuhin ang mga pribilehiyong ito na kanilang tinatamasa mula sa pamahalaan. At ito nga ang nagresulta sa isang pag-aalsa mula sa panig ng mga katutubong magsasaka na kinilala sa kasaysayan bilang pag-aalsang agraryo ng taong 1745. Ano ang layunin ng pag-aalsang agraryo ng taong 1745? Ito ay isang pagkilos upang tubusin o bawiin sa mga praile at mga orden ang mga lupang pamana sa kanila ng kanilang mga ninuno o tinatawag na ancestral domain. Pag sinabi nating ancestral domain, ito yung lupa, teritoryo o kayamanan na likas na pagmamay-ari ng mga katutubo. Dapat ninyong mabatid mga batang pasayenyo ang mga dahilan ng kilusang agraryo ng taong 1745. Una, pangangamkam ng mga lupa ng mga katutubo. Sa panahon ng kolonyalismo, nagsimula ang kaugalian sa pagpapatitulo ng lupa na nagbigay daan upang mawalan ng lupa ang mga katutubo. Hindi lahat noon ay nagkaroon ng pagkakataon makapagpatitulo ng lupa kung kaya't ang mga lupang walang titulo, kahit na may nagmamay-ari, ay itinuturing na pampublikong lupain na maaaring bilhin ng pamahalaan. Ayon naman sa akda ni Juan de la Concepcion, nang himasok ang mga Hesuita sa mga ari-arian ng mga katutubo, iginiit nila na sa kanila ang mga lupa at pinagkakamkam ito.
At ang ikalawang dahilan ay ang pagtanggal ng mga kinagisnang karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupain. Ikatlo, pandaraya sa mga lupain at hindi makatarungang paniningil ng buwis sa kanilang lupain. Ito ay batay sa ulat ni Pedro Enriquez Calderon na siyang nagsiyasat noong taong 1739, anya, ang mga lupain at kita mula sa buwis ay napupunta sa mga relihiyosong pari tulad ng mga Dominikano, Jesuita at Agustino. Ang karampatang bayad ng mga katutubo ay ang mga sumusunod. Ito po ay binabayaran lamang nila sa loob ng isang taon. Una, 3 piso sa mga may asawa. Ikalawa, 1 piso at 5 sentimo naman para sa mga biyudo o biyuda. Ikatlo, natuklasan din ni Don Pedro Enriquez na ang mga sukat ng lupa na inilaan sa mga katutubo ay hindi naaayon sa tamang sukat. Isang kawanin ng audyensya ang gumawa nito at ang mga sumukat ng lupa ay kasabwat upang dayain ang mga kawawang katutubong Pilipino. Ika-apat, pagbabawal sa pagkuha ng mga kahoy at prutas sa lupang kanilang kinamkam. At ang panghuli, pagbabawal sa paggamit ng lupa at burol para pastulan ng mga hayop ng mga katutubo. At dahil sa naranasang pagmamalupit mula sa kamay ng mga prale, ay nagising ang damdaming nasyonalismo ng mga katutubong Pilipino. Ang salitang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa England noong 18th century kung saan ang pagkakakilala ng isang tao ay kanyang idinidikit o ibinabahagi sa kanyang nasyon o lugar na pinagmulan o kinabibilangan. Dito na nga, sumiklab ang pag-aalsang agraryo na kinilala sa ating kasaysayan. Sa mga lugar na malalawak ang lupaing hawak ng mga praile o tinatawag na hasyenda sa pangunguna ng probinsya sa Batangas sa pagitan ng taong 1745 at taong 1746. Ito ay umabot sa mga karatig lalawigan ng Laguna, Cavite, Morong Rizal, at maging hanggang sa Bulacan. Nagmatigas ang mga praile at bilang ganti, lumaganap ang kaguluhan at mas naging talamak ang pagnanakaw sa kumbento na bahagi ng pag-atake ng mga katutubo. Ang ilang simbahan maging ang mga kumpiran ay sinira at sinunog ng mga katutubo. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa hari ng Espanya na si Ferdinand VI na agarang ipinag-utos na isaoli ang mga lupang pamana sa mga katutubong Pilipino ng kanilang mga ninuno o yung tinatawag na ancestral domain. Tanong, naibalik ba sa mga katutubong kanilang lupang pamana? Malungkot man ang naging resulta o bunga ng pag-aalsang agraryo na isinagawa ng mga katutubong Pilipino sa Katagalugan. Dahil hindi sinunod ng mga praile ang nasabing kautusan kung kaya't walang lupang naibalik sa kanila. Ang pagkabigo ng pag-aalsang ito ay nagpapakita lamang na ang kakayahan at kapangyarihan ng mga praile ay hindi lamang sa usaping panrelihiyon kung hindi maging sa ibang aspekto ng pamumuhay sa kolonya. Tandaan ninyo mga batang Pasayenyo na ang pag-aalsang agraryo ay bunga ng hindi makatarungang pang-aagaw at pangangamkam ng mga pare sa lupa ng mga katutubo. Maraming mga Pilipino ang humawak ng sandata upang ipakita ang kanilang pagtutol dito. Nangyari ang mga ganitong uri ng pag-aalsa sa Morong Rizal, Bulacan, Laguna, Batangas at ilang karatig na lugar ng mga ito. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin na nasusulat sa inyong module. Kung naintindihan naman ng lubos ang ating aralin, binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa inyong module. Good luck, mga bata! Makasaysayang araw muli, mga batang Pasayenyo. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa ating aralin sa ikalawang araw para sa ika-anim na linggo. Ang ating tiyak na layunin ay natatalakay ang mga dahilan na nag-udyok sa mga Pilipino
upang maganap ang pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose tungo sa pagusbong ng nasyonalismo. Alam niyo ba mga batang Paseño kung ano-ano ang mga naging dahilan na nagbigay daan upang maganap ang pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose? Atin itong alamin ngayong araw na to. Masasabing matagumpay ang pagmimisyon o kristyanisasyon ng mga misyonerong praile sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol sa bansa. Ito ang nagtulak kay Apolinario de la Cruz, na hangarin na maging isang pari sa murang edad pa lamang niya. Kaya naman noong taong 1829, sinubukan niyang pumasok sa Orden ng Dominicano sa Maynila na noong panahon na iyon ay tanging lahing Espanyol lamang ang nabibigyan ng pagkakataon na maging parte ng orden at mayroong pribilehiyo na manatili sa kumbento bilang isang paring regular. Samantalang, ang mga Pilipino noon o Indio ay maaari lamang magsilbi sa simbahan bilang isang paring secular o kilala din bilang mga paring hindi nabibilang sa anumang ordeng relihiyoso. Dahil dito, mas sumidhi ang kanyang pagnanais na papag-aralan ang doktrina ng simbahan at isa puso ang nilalaman ng Biblia habang nagtatrabaho sa ospital ng San Juan de Dios. Para sa karagdagang kaalaman, ang paring regular ay ang mga paring Espanyol na kabilang sa ordeng relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit at Dominican. At ang mga paring secular naman po ay ang mga paring Pilipino na hindi kabilang sa ordeng relihiyoso. Ito po ang nagtulak kay Apolinario de la Cruz na itatag ang Cofradía de San José o Kapatiran ng San José sa Lukban. Ito ay isang kapatirang panrelihiyon na kinabibilangan ng mga Pilipino o Indio. Dito na siya kinilala ng samahan bilang si Hermano Pule. Ang samahang ito ay may layuning paigtingin ang pagsasagawa ng mga mabubuting gawain ng isang Kristiyano. Binago nila ang mga ritual at turo ng Kristiyanismo at ibinatay sa pangangailangan at paraan ng pamumuhay ng mga katutubo. Ang mga kasapi sa kapatiran ay karamihang mga magsasaka mula sa Tayabas, Batangas, Laguna at maging sa Maynila na nagnanais ng alternatibong paniniwala. Layo ng kapatiran na kilalanin ito ng mga Espanyol at hinangad na mapabilang sa Ordeng Dominicano, subalit ito ay ikinagalit at labis na tinutulan ng pamahalang Espanyol sa pamumuno ni Gobernador General Marcelino de Oraa Lecumberri. Oktubre ng taong 1841, ang pamahalaang Espanyol ay nagpadala ng mga sundalo upang sapilitang buwagin ang kanilang kapatiran na may 40,000 kasapi na at nagsasagawa ng kilos protesta sa isang baryo sa Mount Banahaw. Karamihan sa mga kasapi, matanda, bata, babae, ay dinakip at ang iba naman ay walang awang pinaslang ng mga sundalong Espanyol. Nakatakas at nagtago sa Barrio Gibanga si Hermano Pule, ngunit agad din siyang nahuli ng Espanyol, dinakip at pinatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Si Pule ay namatay sa edad na 27 at ang kanyang putol-putol na katawan ay ibinandera sa publiko upang magsilbing paalala sa mga magtatangkang lumaban sa pamahalaang Espanyol. Muli nating balikan mga bata ang dahilan ng pag-aalsa ni Pule. Una, hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipino sa ilalim ng Kristyanismo. Matatandaan na pawang lahing Espanyol lamang ang nabibigyan ng karapatan na maging isang paring regular. Ikalawa, tinanggihan si Pule na maging isang paring regular. Walang lahing Pilipino ang napabibilang sa ordeng relihiyoso dahil ito ay mahigpit na tinututulan ng mga praileng Espanyol. At ang panghuli, hindi pagkilala sa kapatiran ng San Jose o Cofradía de San José na kanilang itinatag, na ang tanging hangarin lamang ng samahan ay magkaroon ng isang alternatibong paniniwala na batay sa pangangailangan at paraan ng pamumuhay ng mga katutubo. At para sa paglalahat ng ating aralin sa araw na to, inyong tandaan,
tinanggihan ng mga Dominikano si Apolinario de la Cruz sa pagnanais niyang maging isang paring regular dahil siya ay isang katutubong Pilipino. Dahil dito, itinatag niya ang isang samahan na tinawag na Kapatiran ng San Jose o Cofradia de San Jose at kinilala siya ng mga kasapi na pawang lahat ay mga Indio o Pilipino bilang si Hermano Pule. Hindi kinilala ang kapatirang ito at nagresulta sa isang pagkilos laban sa pamahalaang Espanyol. Nilusob ang kapatiran at maraming kasapi ang namatay, kasama ng kanilang pinuno na si Pule at ang kanyang pagkamatay ang nagsilbing babala na kasawian ang kahahantungan ng mga taong kakalaban sa pamahalaang Espanyol. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin na nasusulat sa inyong module. Kung naintindihan naman ng lubos ang ating aralin, binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa inyong module. Good luck, mga bata! Mabuhang araw, mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating aralin sa ika-anim na linggo para sa ikatlong markahan. At ang ating tiyak na layunin, nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng katutubong pangkat sa Cordillera at ang pangkat ng mga igorot sa pananakop ng mga Espanyol na nagbigay daan sa pag-usbong ng damdaming makabayan. Nakapunta ka na ba sa Cordillera? O kilala mo ba ang pangkat ng igorot? Kaya naman sa araw na ito, ating suriin ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng katutubong pangkat sa Cordillera at papel na ginampanan ng pangkat ng mga igorot laban sa pananakop ng mga Espanyol na nagbigay daan sa pag-usbong ng damdaming makabayan. Masigasig ang Espanyol sa kanilang layunin na kilalanin bilang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang bansa sa mundo. Ang Kristyanismo at mga patakarang pangkabuhayan gaya ng reduksyon, encomienda, polo y servicio at tributo ang kanilang naisip gamitin upang maisakatuparan ang pagpapasailalim sa mga Pilipino kung ang ilang katutubo ay niyakap ang bagong relihiyon. Mayroon din namang hindi pumayag na palitan ang kanilang sinaunang paniniwala. Sila ang katutubong pangkat ng igorot sa Cordillera. Atin ngang mas higit na kilalanin mga batang Pasahenyo ang kahanga-hangang pangkat ng igorot sa Cordillera. Sila ay nahahati sa iba't ibang pangkat etnolingwistiko. Ang pangkat etnolingwistiko ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na magkakapareho ang kultura at paniniwala. Narito ang Ibaloy, Isneg o Apayaw, Kangkanae, Kalinga, Bontok at Ifugao. Masasabing payak at simple ang paraan ng kanilang pamumuhay tulad ng pagsasaka, paghahabi ng tela, pagmimina ng ginto, pagnganganga at pangangayaw o headhunting na kilalang tradisyon nila sa pakikipaglaban. At ang kanilang umiiral na paniniwala ay animismo, ang sinaunang paniniwala ng mga katutubong Pilipino na naniniwala sa mga espiritong nananahan sa kapaligiran. Ating alamin, mga bata, ang dahilan ng tangkang pananakop ng mga Espanyol sa pangkat ng igorot sa Cordillera. Unang dahilan ay dahil sa deposito ng ginto na matatagpuan sa Cordillera. Ikalawa, upang ipalaganap ang Kristyanismo. At ang panghuli ay dahil sa monopolyo sa tabako. Matatandaan na sa panahon ni Miguel Lopez de Legazpi, nakauna-unahang gobernador general sa Pilipinas, ay nagpadala ng isang misyon upang magsagawa ng pagsisiyasat sa bentahan ng ginto ng mga igorot sa Ilocos sa pamumuno ni Juan de Salcedo na kanyang apo. Itinuloy ng mga sumusunod na gobernador-general ang pagpapadala ng misyon sa pag-alam sa kalidad ng ginto na namimina mula sa bulubundukin ng Cordillera.
mas lalo silang nagpursige sa pagsisiyasat upang maging panusto sa pangangailangan ng bansang Spain sa kinasangkutang digmaan sa pagsiklab ng 30 Years' War sa Europe. Hangad na mga Espanyol na pakinabangan ang deposito ng ginto na makukuha mula sa Cordillera. Ipinahinto na lamang ito noong taong 1624 dahil lumabot sa kanilang kaalaman na mababa lamang ang kalidad ng gintong matatagpuan sa bulubundukin ng Cordillera. Isa rin sa hangarin ng Espanyol sa pangkat ng Igorot ay palitan ng kanilang sinaunang paniniwala na animismo ng relihiyong Kristyanismo at baguhin ang kanilang pamumuhay bilang isang mamamayang sibilisado. Mangyayari lamang ito kung bababa sila mula sa kabundukan at maninirahan na ng tuluyan sa itinatag na pueblo ng mga Espanyol. Nagpadala ng misyong relihiyoso sa Cordillera sa utos ni Gobernador General Francis de Tello de Guzman sa pamumuno ni Kapitan Macho de Aranda at Padre Esteban Marin na siya ang cura paroko ng Ilocos. Sinubukan ni Marin na makuha ang puso ng mga Igorot, nakipagtulungan si Kapitan Aranda at nagsulat ng isang diksyonaryo sa salin sa wikang Igorot upang mas madali ang komunikasyon. Upang masigurado ang pagsunod ng mga Igorot sa paglunsad ng monopolyo sa tabako noong taong 1781, nagpadala ng misyon sa Cordillera upang magtatag ng pamahalaang militar. Sa ilalim ng patakarang monopolyo sa tabako, lahat ng maaaning tabako ng mga Igorot ay bukod tanging sa pamahalaang kolonya dapat ibenta. May kinatawan na hinirang ang pamahalaan na sila lamang ang may karapatang bumili ng tabako mula sa mga katutupong magsasakang Igorot. Itinatag ang Komandansya del Paes de Igorotes sa pamumuno ni Guillermo Galve upang mabantayan ang Cordillera at ibang karatig lalawigan sa Ilocos sa pagsunod sa patakarang ito. Narito mga batang Pasayeño ang tugon ng pangkat ng Igorot sa tangkang pananakop ng mga Espanyol na nagbigay taan sa pagbusbong ng damdaming makabayan. Mapangahas ang ginawang pagtutol ng Igorot laban sa pagpapalaganap ng Kristyanismo ng mga ipinadalang misyonero sa Cordillera. Ginamit ang kanilang tradisyon sa pakikidigma na pangangayaw o headhunting na nagpaatras sa mga praile na nagresulta sa hindi matagumpay na pagbibinyag sa mga katutubong Igorot at bigong mapalitan ang sinaunang paniniwala ng pangkat na animismo. Dahil sa mga katiwalian ng mga ahente ng pamahalaan at tanging ang kinatawan lamang ang maaaring bumili ng tabako sa mga magsasaka sa ilalim ng patakarang monopolyo sa tabako na labis na nagpahirap sa kanila, hindi rin naging makatarungan ang pagbili sa mababang halaga mula sa mga katutubo at ipinagbibili ito sa mas mataas na halaga. Bilang pagtugon sa mga katiwaliang ito, napilitang magbenta ang mga Igorot sa ibang mangangalakal maliban sa kinatawan ng pamahalaan. Matapang na ipinakita ng Igorot ang kanilang pagsuway sa mga patakaran ng Espanyol. Noong taong 1829 hanggang taong 1839, naglunsad ng isang armadong pananalakay sa mga Igorot. Hindi natakot ang mga katutubong Igorot at napagtagumpayang mapalaya sa bulubundukin ang mga armadong sundalo dahil mas kabisado nila ang pasikot-sikot sa lugar at epektibo ang kanilang tradisyon sa pakikidigma na pangangayaw o headhunting. Puong giting na ipinakita ng mga Igorot ang kanilang damdaming makabayan sa hindi pagpapasakop sa pamumuno ng mga Espanyol. Ito ang nagbigay daan upang ituring sila ni William Henry Scott, isang historiador bilang tribos, independientes o tribong malaya. Inyong tandaan,
ang tangkang pananakop ng Espanyol sa mga katutubong pangkat sa Cordillera at pangkat ng Igorot ang nagbigay daan sa pag-usbong ng kanilang damdaming makabayan. Buong tapang nilang ipinaglaban ang kanilang lupain at paniniwala laban sa mapang-abusong Espanyol. Ang mga sumusunod ang mga dahilan ng pananakop ng pamahalaang Espanyol. Una ay dahil sa deposito na ginto. Ikalawa, gawing Kristiyano ang mga katutubong pangkat sa Cordillera at pangkat ng Igorot. Ikatlo, pasunurin sa inilunsad na monopolyo sa tabako. Ngunit, nabigo ang mga Espanyol dahil mas higit na kabisado ng mga katutubo ang daan sa kabundukan at kinatakutan ang kanilang estilo ng pakikidigma na pangangayaw o head hunting. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin na nasusulat sa inyong module. Kung naintindihan naman ng lubos ang ating aralin, binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa inyong module. Good luck, mga bata! Isa na namang makabuluhang araw, mga bata. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na araw sa ika-anim na linggo para sa ating ikatlong markahan at ang ating tiyak na layunin ay nailalahad ang naging pakikipaglaban ng mga katutubong Pilipino upang makamit ang kalayaan na hindi naging madali para sa kanila. Mga bata, tingnan mabuti ang larawan. Ano sa palagay ninyo ang ginawang pagkilos ng mga katutubo upang makamit ang kalayaan mula sa kamay ng mga Espanyol? Tama! Atin ngayong isa-isahin ang kanilang ginawang pagkilos. Marami ang naitalang pakikibaka ang mga katutubong Pilipino sa kasaysayan ng Pilipinas. Isinagawa ang watak-watak na pagkilos ng mga katutubo sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Tandaan na ang dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino ay nahati sa tatlong kadahilanan, pag-aalsang politikal, pag-aalsang panrelihiyon, at ang pag-aalsang pang-ekonomiko. Masasabi natin na sa pamumuno ng kinatawan ng hari sa Pilipinas, ang mga gobernador-general at mga praile na tagapagpalaganap ng Kristyanismo ay parehong umabuso sa tinatamasang kapangyarihan at hindi naging makatarungan sa kanilang pamumuno. Tahasang tinutulan ng mga Pilipino noon ang baluktot na pamamalakad ng mga Espanyol na nagresulta sa pagsasagawa ng mga pag-aaklas laban sa kanila. Sinalihan ito ng iba't ibang tao sa lipunan at mga tao mula sa mga tagong lugar sa Pilipinas na nakaranas ng pagmamalupit ng mga Espanyol, isa sa pag-aalsang nagmarka sa ating lahi na kinilala bilang kauna-unahang pagpapakita ng damdaming makabayan. Ito ay ang pag-aalsa sa Bactan sa pagitan ni Lapu-Lapu na pinuno ng Mactan laban kay Ferdinand Magellan. Alimin natin ang mga kaganapan sa mga pag-aalsang isinagawa sa usaping politikal. Nawala ng papel sa pamahalaang Espanyol ang mga datu at maharlika na pinakamataas na pinuno sa pamayan ng Pilipino noon. Maging ang mga babaylan o katalonan sa Bisaya ay tinanggalan ng kapangyarihan na maging pinuno sa aspektong espiritual. Ito ang dahilan ng pag-aalsa ng mga dating pinuno upang maibalik sa kanila ang kapangyarihan na pamunuan ang kanilang nasasakupan. Tinanggalan ni Gobernador General Guido Lavizares ang pribilehiyong malibre sa buwis at mapasama sa polo e servisyo ang kaanak ni Lacandula, ang huling hari ng Maynila na ipinangako sa kanya ng dating Gobernador General Legazpi. Nagbunga ito ng pag-aalsa noong taong 1574. Inais din ng mga dato sa tundo na mabawi ang kanilang kalayaan at karangalan sa pangunguna ni Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit.
Ito ang dahilan ng mga pag-aalsang panrelihiyon. Sa hangarin na gawing Katoliko ang lahat ng mga katutubong Pilipino, nawalan ng puso ang mga prayle sa mga hinaing nila at pinagsamantalahan ang nakitang kahinaan ng mga ito. Pinugutan ng ulo si Dato Bangkaw ng Carigara nang masupil ang kanyang sinimulang pag-aalsa laban sa simbahang Katolika ng Leyte noong taong 1621. Naging katuwang niya si Pagali na isang babaylan na gumagamit di umano ng mahika. Nagtayo sila ng dambana para sa mga anito at ng hikayat ng mga kasapi at sumali sa kanilang pag-aalsa laban sa mga prayle. Sinundan nila tamblot ng Bohol, tapar ng Iloilo, mga magtanganga ng Cagayan sa pamumuno ni Francisco Rivera, pangkat ng mga Itneg at Apolinario de la Cruz ng Tayabas, ang mga pagkilos laban sa mga mapang-abusong prayle dahil sa hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipino sa ilalim ng Kristyanismo. Pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas ang pinamunuan naman ni Francisco Dagohoy ng Bohol noong taong 1744. Pinagkaitang bigyan ng isang Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na isang konstable. Dahil dito, hinikayat niya ang mga Boholano na mag-aklas laban sa mga Espanyol at tumagal ang rebelyon hanggang taong 1829. Narito ang dahilan ng mga pag-aalsang ekonomiko. Nagbunga ng iba't ibang reaksyon sa mga katutubong Pilipino ang pagpapatupad ng mga bagong patakarang pangkabuhayan sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang hindi makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol ang nagtula kay Magalat at kanyang kapatid mula sa Cagayan na mag-aklas noong taong 1576. Kinuha ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol at sa paniniwalang nagmula siya sa ang kanila kandula, isang pag-aalsa ang pinamunuan ni Pedro Ladya mula sa Malolos, Bulacan. Si Sumoroy na tubong Samar ay nakilala sa kanyang pakikibaka laban sa hindi makataong pang-aalipin sa mga katutubo sa polo y servisyo. Hindi tumupad sa nakasaad sa batas ang mga Espanyol na hindi pagtatrabahuin ang mga pulista na malayo sa kanilang pamilya. Sumiklab ang pag-aalsang ito sa Cavite, umabot hanggang Bicol, Camiguin, Cebu, Masbate, Mindanao, Hilagang Mindanao at Zamboanga. Tinutulan ng mga kapampangan ang sapilitang paggawa sa mga galyon at hindi pagbibigay ng bayad sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka sa pangunguna naman ni Francisco Manyago. Naghigpit sa pagbebenta at produksyon ng basi. Ito ay isang uri ng alak mula sa tubo ang pamahalaang Espanyol na nagpagalit sa mga Ilocano sa Ilocos Norte at sumiklab ang pag-aalsang pinamunuan ni Padre Ambarista. Sinundan pa ito nila Andres Malong na mula sa San Carlos, Pangasinan, Almasan, ng San Nicolas Lawag, Ilocos Norte at mag-asawang Diego Silang at Gabriela Silang. Ang iba't ibang pag-aalsa na bunga ng maling patakarang pang-ekonomiko gaya ng labis na paniningil ng buwis, hindi makatuwirang patakaran sa monopolyo sa tabako, hindi tamang pagtrato sa mga pulista sa ilalim ng polo y servisyo at sa papel ng mga katutubo sa kalakalang galyon. Bigo ang resulta sa kabuuan ng kanilang isinagawang pag-aalsa laban sa mga Espanyol bunsod ng mga sumusunod na dahilan. Una, pagiging watak-watak ng Pilipinas. Ikalawa, kakulangan sa kahandaan at kaalaman sa pakikidigma. Ikatlo, kawalan ng maayos na komunikasyon. Ikaapat, pagkakaiba ng wika at diyalekto. Ikalima, pagbabayad ng mga Espanyol sa mga mersenaryong katutubo. At para sa paglalahat ng ating aralin sa ikaapat na araw, inyong tandaan na ang baluktot na sistema sa monopolyo sa tabako
maling pagpapatupad ng patakarang pang-agraryo at hindi makataong pagtrato sa mga Pilipino sa ilalim ng Kristyanismo ang nag-udyok sa kanila na magsagawa ng mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ipinakita nila na ang kanilang damdaming makabayan sa kabila ng pagiging watak-watak ng Pilipinas, kakulangan sa kahandaan at kasanayan sa pakikipaglaban, walang maayos na komunikasyon, pagkakaiba ng wika at dialekto at pagbabayad ng mga Espanyol sa mga mersenaryong katutubo na nagresulta sa pagkabigo ng karamihan sa kanilang isinagawang pag-aalsa. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin na nasusulat sa inyong module. Kung naintindihan naman ng lubos ang ating aralin, binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa inyong module. Good luck, mga bata! Makasaysayang araw muli, mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikalimang araw na po ng ating aralin sa ika-anim na linggo para sa ikatlong markahan. At ang ating tiyak na layunin ay napahahalagahan ang kabutihan ng pakikipaglaban ng mga katutubong Pilipino sa pag-usbong ng damdaming makabayan sa malikhaing pamamaraan. Ang mga pag-aalsang isinagawa ng mga katutubong Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa ay masasabing nagdulot ng epekto sa pagkagising ng kanilang damdaming makabansa na matagal ding nanahimik at nagtiis para sa kabubuti ng nakararami. Bukas ang kanilang mga kaisipan sa hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga dayuhan. Ang pag-aalsang politikal ay nag-ugat noong itinatag ang pamahalaang Espanyol sa Pilipinas na kung saan ang mga dating pinuno ng sinaunang pamayanan ay nawalan ng kapangyarihan bilang pinakamataas at pinakamakapangyarihang tao sa kanilang nasasakupan. Nalipat ang pangangasiwa ng bansa sa hinirang ng hari ng mga gobernador-heneral at sa ibang kawanin ng pamahalaang Espanyol na karamihan sa nakapwesto ay mga lahing Espanyol. Kaya ang layunin ng pag-aalsang ito ay maibalik sa kanila ang kinagisnang kapangyarihan at mga pribilehiyo bilang dato at maharlika na kinilalang pinuno sa sinaunang lipunan ng mga Pilipino. Sinikap nilang magtagumpay sa kabila ng kahandaan at lakas ng puwersang militar ng Espanyol. Ipinakita nila Lakandula, Bagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal, at Pedro Balingit ang kanilang damdaming nagniningas na mabawi ang kalayaan at karangalan na kinuha ng mga dayuhan. Ang pag-aalsang panrelihiyon. Pilit pinayakap ng mga katutubong Pilipino ang relihiyong Kristyanismo. Maraming nabago sa kanilang paraan ng pagsamba. Inalis sa mga babaylan o katalonan ang maging pinunong espiritual at pinilitan sila ng mga praile na hindi pantay ang pagtingin sa mga Pilipino sa ilalim ng Kristyanismo. Tanging lahing Espanyol lamang ang maaaring mapabilang sa samahang relihiyoso at inalmahan ito ng mga katutubong nais mapabilang dito. Hindi lamang aspektong panrelihiyon ang papel na sinaklawan nila, pati ang pamamahala sa pamahalaan ay nakialam sila. Sa katunayan, halos hindi mabilang ang mga pang-aabusong sinapit ng mga katutubong mula sa kanila. Ito ay masasalamin sa mga pagkilos laban sa simbahan na ang mga naging layunin ay makabalik sa dating paniniwala, makapasok sa samahang relihiyoso, at makaalis mula sa kalupitan ng mga praile. Pinanghawakan nila Dato Bancao, Tamblot, pangkat ng mga itneg, Tapar, mga magtangangan ng Cagayan, Dagohoy at Apolinario de la Cruz ang paniniwalang diringgin ng kanilang nais na pagbabago mula sa simbahan, ngunit hindi ito nangyari. Sa pag-aalsang ekonomiko, maraming patakarang pangkabuhayan ang inilunsad sa bansa upang hindi bitawan ng Espanya ang Pilipinas bilang isa sa kolonya nito. Sa katunayan,
Lugi na ang Spain dahil umuutang na lamang ng salapi mula sa bansang Mexico para matustusan ang pangangailangan ng ating bansa. Kaya naman ang mga kinatawan ng hari, ang mga gobernador-general ay nag-isip ng mga pagbabagong pang-ekonomiko na lubhang nagpahirap sa mga katutupong magsasaka. Pasakit na maituturing ang mga patakarang ito na ang yumaman ay ang mga kawani ng pamahalaang Espanyol. Kaya hindi masisisi ang mga katutubong Pilipino na mag-aklas at sumuway laban sa kanila, lupang pamana ng kanilang mga ninuno na dapat ang mga katutubong Pilipino ang maglilinang at makikinabang ay kabaliktaran ang nangyari dahil sa mga Espanyol ito napunta. Inilabas nila Magalat, Pedro Laja, Sumuroy, Francisco Maniago, Andres Malong, Don Pedro Almazan, mag-asawang Diego at Gabriela Silang, at Pedro Ambaristo ang kanilang nangangalit na damdamin at tahasang gumawa ng pagkilos upang wakasan ang maling patakaran sa agraryo. At sa pagtatapos ng ating aralin, tandaan ninyo mga bata, bagamat bigo ang naging resulta ng karamihan sa mga pag-aalsang sinimula ng mga katutubong Pilipino, masasalamin sa kanila ang pagmamahal sa bayan. Nahanda silang mag-alay ng kanilang buhay at sa panahong inalis ang kanilang paniniwala ay hindi sila nagsawalang kibo, kahit nakulang sa suporta mula sa mayayamang Pilipino. Sila ay sumugal para sa kanilang inasam na pantay na pagtingin mula sa mga praile. Ipinakita rin ng mga katutubong pangkat gaya ng mga igorot sa Cordillera na katapangan ang kanilang naging susi sa pagtatagumpay laban sa mga Espanyol. Nasubukan ang lakas ng puwersang militar ng mga Espanyol sa pagsupil sa mga kalat-kalat na rebelyon ng mga katutubong Pilipino. Dahil dito, nabatid ng mga Espanyol na nagising na ang natutulog na damdaming makabayan ng mga Pilipino na kaya na silang pabagsakin kung sila ay magkakaisa lamang para sa iisang adhikain para sa bansang Pilipinas. Patunay ito na ang lahing Pilipino, masawi man sa laban, ay sinubukang lumaban at nagpamalas ng hindi matatawarang pagmamahal. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin na nasusulat sa inyong module. Kung naintindihan naman ng lubos ang ating aralin, binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa inyong module. Good luck, mga bata!